morning guys. So 7:30 na ng umaga guys. So medyo masama yung panahon natin. Umuulan ng konti. So katatapos ko lang magkape guys. So vlog na tayo ng konti. Malapit ng mag new year no. Akala natin lahat na magiging okay na sana pagdating ng bagong taon. Eh paano ba maging okay yung lahat eh? Meron na namang balibalita na bagong variant ng COVID. Parang tinatawag yata yung SARS-CoV-2. Parang ganyan yung nabasa ko. Siguro hindi pa natin alam kung kailan magiging okay yung panahon natin, mga pangyayari. Hindi natin alam kung magiging maayos pa ba. Mas lalong mahirapan tayong inuwi sa ating mga kanya-kanyang mga probinsya. So instead na magiging masaya sana tayo sa pagsalubong ng bagong taon, parang may halong pagkalimlangan kasi alam natin na meron na namang ibang variant sa COVID-19 na mas delikado. So hindi pa natin alam kung pagdating ng bagong taon 2021 kung ano pa kaya yung mangyayari. Mas magiging okay pa ba o mas mahirap kasi pag ganyan na mag-van travel na naman sa ibang bansa lockdown na sila dahil sa bagong variant na nakita nila. Possibly kasing darating din sa atin sa lugar natin kasi yung mga kababayan natin na nagtatravel galing sa ibang bansa kung galing sila doon sa ibang bansa na meron ng kaso ng bagong variant ng COVID. So pag darating dito delikadong makapasok na, hindi natin alam 2021 kung magiging okay pa ba. Hirap pala ng buhay pag ganito. Lalo na wala kang trabaho, ako wala kang trabaho dito. Kasi nga, dito sa COVID-19, hindi ako nakapag-apply ng maayos. Mas lalo ngayon, parang mas lalong mahirap siguro. Kasi sinabi kasi nung sa mga balita nung na mas lalong mas delikado at mas mabilis na nakakapanghawa yung bagong variant na nakita nila. So ibig sabihin mas lalong hihigpit kaysa sa una dahil mas delikado nga So mas hihigpitan pa siguro nila. Kapag ganitong mga pangyayari dito, may mga pandemya na nangyayari sa atin, mas mainam kapag nasa probinsya ka. Kasi doon, mas kontrolado yung mga tao. Kunti lang yung mga tao. Hindi tulad dito sa syudad na kadami yung mga tao. So mas mabuti kung natin. Pero yun nga yung sinasabi ko, kapag kung gusto mo namang umuwi talaga, pagka-uwi ka pero pahirapan, meron ka pang mga maraming mga pabilis na dapat mong
kunin muna bago ka makapag-travel. Hindi naman basta-basta. Kasi malayo naman yun. Pag, halimbawa doon sa amin, sa Camiguin, wala namang direktang biyahe papunta sa Camiguin galing dito sa Cebu. So, ang biyahe papunta doon, ang sa alam ko lang, kapag dito ka sa Cebu, abibiyahe ka muna via Cagayan de Oro. Tapos, Cagayan de Oro, hindi ko alam kung pagdating mo sa Cagayan de Oro, ikaw quarantine pa ba o pwede ka nang bumiyahe pa Camiguin. Dun ka na sa Camiguin i-quarantine. Hindi ko alam yun, pero yun lang ang alam ko na kapag gusto kang umuwi dun sa Camiguin, dadaan ka muna sa Cagayan de Oro kasi wala namang direktang biyahe dito. So, mukhang hindi maganda yung pagsalubong natin sa bagong taon. Napansin natin ngayon ang kulimlim yung panahon natin. Kasi sa balita kanina na nakita ko sa balita kasi na may Lucrecio Rata LPE, mukhang dalawa yun sa Bandang Mindanao, yata yung dalawa. So asahan talaga natin na hindi talaga magiging magandang panahon ng mga ilang araw. Siguro baka darating ito, sana hindi magiging bagyo. Siguro sa pag dating siguro ng bagong taon, masama pa rin yung panahon natin. Siguro tayong lahat siguro hindi natin yun in-expect na itong mangyayari ngayong taon 2020. Parang ako nga eh, yung ngayong taon 2020 parang wala siguro akong nagawang, palagi lang ako nasa bahay, walang trabaho. Mahirap kasi pag ganito yung nangyayari. Kasi nung pagdating ko dito sa Cebu, nag-apply na ako noon ng trabaho. Pero tamang-tama din yung pagdating ko rito, meron na din, nagsimula na din na may mga nahawaan ng COVID-19 dito. So paglipas ng mga ilang weeks yun, nag-lockdown na. So yung pag-a-apply ko hindi na natuloy pa. So hindi na ako nagpaghanap ng trabaho kasi lockdown. So yung unang-una pa, first time pa natin na naabutan yung mga ganito na may pandemic. So medyo nakakatakot. Pero habang tumatagal, ilang buwan, parang nasasanay na tayo na ganito. Ika nga, sabi nila, yun normal. So, instead na nagiging maayos na yun, okay na, parang okay na sa atin yun, nasanay na tayo. Parang bumabalik yung alinlangan at kaba. May kunting takot na meron na namang balita na bagong variant na mas delikado, na mas mabilis na. Yun. Bumabalik na yung medyo alinlangan na panghihinayang ba na akala ng lahat na magiging paayos na. Kasi kung tusin, ang hiling naman talaga ng karamihan na sana ngayong 2021 magiging maayos na sana ang lahat, at wala na pandemya ang nangyayari. Pero parang iba ang nangyayari.
nangyayari ngayon, 2021. So, parang nagiging mas worst pa. Sana hindi yan dumating dito sa atin yung tinatawag nilang, hindi ako sure, pero parang nakita ko kanina parang bagong pangalan nila doon, SARS-CoV-2, yung bagong variant ng COVID, na sabi nga nila na mas mabilis makahawa kasi sa noong unang COVID-19 na nangyari ito sa atin. Yun nga, hindi pa naman talaga tapos yung COVID-19. Meron na namang nagitang bagong variant na mas delikado doon. So, ano ba yung expect natin dito? So, ibig sabihin talaga, ang 2021 ay parang mas delikado kasi siguro mas mahigpit. Kung totoo lang talaga na nangyayari yung bagong variant na yun. So, mas lalong higpitan siguro nila yung mga mas higitin pa nila yung mga rules nila, no? Kasi sa nung una. Kasi mas delikado na gamit. Nakakalungkot na isipin na pag-iisang tao na, 2021 na, mas lalo ko palang sasama yung sitwasyon. Hindi talaga natin maiwasan na isipin na mag-alala, no, na baka sa susunod meron na naman sasabihin ng mga health expert na may nakita naman sila. So, mga ganyang balita ngayon, mas lalong matatakot yung mga tao at magalinglangan. Kasi kung sa internet, sa larangan ng internet, makita mo doon yung mga madaming mga tao na naghihinayang, at meron pa ding mga taong nagpo-post ng mga ano ba yan, mga hula-hula daw. Hinuhulaan nila na may mga expert daw na manghula na ang mangyayari sa 2021 is worse daw. So, huwag na lang tayo masyadong maniniwala sa kahit ano-ano. Kasi kung tutusin, kung may tiwala ka sa Panginoon, so, Panginoon lang talaga yung may alam kung anong mangyayari. Ang mga tao ay hindi naman talaga natin alam. Hindi nga natin mahulaan kung anong ulam natin bukas, yung future pa kaya. Hindi tayo basta-basta maniniwala. Ang magagawa lang natin sa mga ganitong pangyayari, tumagdasan lang tayo, hingi tayo ng tawad, dahil hindi natin alam kung anong mga susunod na mangyayari. So, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas o sa susunod pa. So, kaya abang may panahon pa tayo, magdasal lang tayo palagi at humingin lang tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. At yun lang guys, masyadong seryoso yung mga sinasabi ko, no? Dahil hindi naman talaga biro ang mga nangyayari ngayon. Parang nakakapanginayang at nakakalungkot na lang. So kaya ngayon medyo seryoso at malungkot yung pinag-uusapan ko. Dahil wala naman talaga akong ibang kausap kundi kamera lang. So, pagbigyan nyo na ako guys. Kasi ito lang naman yung kausap ko. Pag walang kamera, wala akong kausap. Na sobrang tahimik talaga. So, ngayon, kamera lang muna yung kausap ko. At kung mayroon mang manonood sa mga video ko, kahit na walang kwenta siguro mga video na ito. At salamat pa rin sa lahat ng support at nanood sa video ko. Salamat guys at God bless you guys. Amping.